Magandang magandang lalaki, babae po sa ila, Vic Garcia po muli. Ang pangarap ko po ay tulungan ng bawat Pilipino na magkaroon ng buhay na mas matagumpay, mas masaya at mas makabuluhan. At yan din ang pangarap ko para sa iyo. Maraming maraming salamat po sa lahat na po nang nag-subscribe sa channel na to. At sa mga hindi pa po, pwede niyo po i-click ang subscribe at bell button para mapanood niyo rin po ang aking mga bagong videos. Pwede nyo po i-click yung likes kasi po maganda po to dahil pag nag-like nyo po ang aking mga video, sineshare po ng YouTube itong video na to sa iba pang tao para mas marami tayong matulungan. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo. Sa turo ko, pasa mo. Sasagot na naman po tayo ng isang tanong ng bayan. Ano-ano ang mabilis na paraan para mabawasan o mawala ng utang? Sa ating episode na Instant Pambayad ng Utang. Alam mo bang napakaraming tao ngayon ang baon sa utang? Marami sa kanila ang hindi na alam ang gagawin para mabayaran ang mga ito. Ikaw, oo ikaw, marami ka bang utang? O baka may kilala kang baon sa utang? Hindi mo na ba alam ang dapat mong gawin? Naalala ko po ang usapan ng dalawang magkaibigan. Sabi ni pare, pare, alam mo ba na madalas akong hindi makatulog sa kaiisip kung paano ko babayaran ang aking utang sa aking kapatid? Ano kaya ang magandang gawin? Ang sagot ng kanyang kumpare, simple lang yan. Tawagan mo ang pinagkakautangan mo o ang iyong kapatid. At sabihin mong hindi mo na kayang bayaran ang utang mo. Para siya naman ang hindi makatulog. Joke lang po. Pero totoong maraming tao ngayon ang hindi mapakali sa dami ng kanilang utang. Kaya balik po tayo sa tanong ng bayan. Ano-ano ang mabilis na paraan para mabawasan o mawalan ng utang? Sa ating episode na Instant Pambayad ng Utang. Bigyan ko po kayo ng step-by-step guide para mabawasan ang iyong utang. Marami sa aking sasabihin sa inyo ay madali lang. Pero dapat po itong gawin step by step. Sa totoo lang, maraming taong baon sa utang ngayon kahit meron naman silang perang pambayad dito. Opo, meron. Mamaya ituturo ko sa inyo kung saan kukuha ng pambayad ang mga taong baon sa utang. Kung gusto mo talagang mabawasan o mawala ang iyong utang, kailangan mo maging seryoso sa mga bagay na paggagawa ko sa iyo. Dahil sigurado ako kapag ginawa mo ito, mababawasan ang utang mo o baka makaalis ka na sa pagkakautang. Tandaan mo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sana tigilan na natin ang magdahilan. Dahil wala itong magandang kahihinatnan. O baka naman mayroong kayong kilalang baon sa utang, i-share nyo po ang ating pag-uusapan ngayon. Number one na dapat gawin kung ikaw ay baon sa utang. Write all your personal and family assets. Isulat sa isang papel ang lahat ng iyong ari-arian o assets. Baka naman sabihin mo, Sir, wala akong assets o ari-arian dahil mahirap lang po ako. Ang sagot ko, hindi totoo yan. Lahat ng tao ay may assets at ari-arian. Maging ang pulubi sa kanto na kumisang binibigyan mo ng limos ay may ari-arian. According to Investopedia, para define po natin, ano po yung ari-arian? Personal assets are things of present or future value owned by an individual or household. So pag-aari daw po natin yan. Pwedeng mga example nito. For example, cash. O, may cash ka. O, asset yun. Yung pulubi, may cash kahit konti. Cash, asset yun. Pwedeng certificate of deposit. Kung meron kang deposito sa banko, may savings ka. Yan. Yung mga may investment sa money market. Yan. Medyo pwede po yan. Treasury bills. Kung meron ka property, lupa, okay? Ari-arian po yan, okay? O yung mga personal property na, for example, sasakyan, bahay, paintings, jewelry, pwede rin po yan. Motorsiklo, yan. Mamahaling cellphone, computers, mamahaling sapatos, damit, at iba pa. So yan po yung mga assets. Basta may halaga, assets yan, o ari-arian. So ano dapat mo gawin? Isulat mo lahat ng iyong assets o ari-arian. Sa isang papel, kailangan nakasulat po. Natingin mo may halaga. Kahit magkano yan, lagay mo. Okay? Kung ikaw ay may sariling pamilya, isama mo ari-arian ng asawa mo at anak mo. Okay? Pero kung may sasama ay ari-arian ng nanay at tatay mo, iba po yun.
kanila po yun. Magkakaintindihan. Mas maganda gawin nyo ito bilang isang pamilya. Ibig sabihin, tawagin mo yung anak mo, tawagin mo yung asawa mo. O, ito gagawin natin ha. Isusulat natin lahat ng ating ari-arian o assets sa isang papel. Kasi may posibilidad na may maisip sila na hindi mo alam o meron yung asawa mo na hindi mo alam. Sulat. So, isang linya lang po yan. Assets sa linya. Number two, pag naisulat mo na lahat ng assets mo, number two, classify all assets into need or want. Okay? Isa-isayin mo ang listahan at i-classify mo ang asset mo kung ito ba ay need o want. O para maintindihan, ano pagkakaiba ng need at want? Need meaning hindi kayo mabubuhay na maayos kung wala ang mga ito. Want meaning kahit wala itong mga to, pwede kayong mabuhay na maayos. So lalagay mo lang, pag bawat asset, need, want, need, want. Malinaw ha? Remember this, the difference between want and need is contentment. Ganda pong paalala po nun. Para medyo madali ang kamalaman mo kung ano yung want at need, ang pagkakaiba daw po ng want at need ay contentment. Pag natuto ka makontento sa bagay na to, yun ang need mo. Yung ibang want, yung iba, want na yun. Kakaintindihan tayo. Kung tayo lang po ay matuto makontento sa buhay natin, may mga bagay na akala natin need o kailangan natin, hindi pala. At dahil hindi mo kailangan, lagay mo sa want. Kakaintindihan. Kaya, pag-isipan mong mabuti ang mga assets mo, ito ba ay need or want? Alam mo, marami tayong binili na akala natin need. Pero after a while, isipin mo, want pala, pwede pala akong mabuhay na wala ito. At kung hindi natin binili, sana wala tayong utang ngayon. Malamang alam mo, ibig kong sabihin. Kaya, ingat sa pagka-classify ng inyong mga assets dahil malaki ang magagawa nito para mabawasan ang iyong utang. So, importante po yung classification. Number three. So, by this time, siguro sana naayos yun na yung classification kung ano yung want, kung ano yung need. Number three, sell your want assets. Sa Tagalog, ibenta mo yung mga assets mong nasa want category. Ibig sabihin, pwede kang mabuhay na walang ito. So, ba't ko ibibenta? Tandaan nung rami kang utang eh. So, para mabayaran ang utang mo, kailangan magbenta ka ng assets mo na hindi mo namang kailangan o hindi mo need. Nakaintindihan tayo. So, by this time, alam mo na ano yung want mo at ano yung need mo. Itong mga bagay na mayroon ka na pwede namang wala, yan ang mga wants. Ibenta mo na ang mga ito. Pwede ibenta sa kaibigan, kapitbahay, o sa mga online buy and sell apps. Cellphone, meron po yan. Carousel sa Lazada at iba pa. Pag naibenta mo yan, makakapera ka. Ang pinagbilhan ay dapat mong gamitin sa pambayad ng iyong utang. Sa ganitong paraan, mababawasan ang iyong utang. So, mapansin niyo po, kaya po instant. Ibig sabihin, pag meron ka, maibenta mo, may pambayad ka na hindi na kailangan kubita ka ng pera, kailangan mangutang dito, hindi na. Ibig sabihin, yung pambayad mo na utang nasa yun eh. Kailangan ibenta mo lang, so nabawasan ang utang mo. Step number 4. Classify your needs. O ngayon, needs naman ang pagtuunan natin pansin. Needs, asset, di ba, nilagay mo na need, into stay or downgrade. Siguro, tanong niyo, ano naman ang ibig sabihin ng stay o downgrade? Okay, so meron ka ng mga need asset. Ito yung mga bagay na sabi mong hindi ka mabubuhay na maayos kung wala. This time, you need to be totally honest with yourself. Sa iyong bawat need asset, i-classify mo sila ng stay or downgrade. Stay means, yan na talaga ang kailangan mo, hindi na pwedeng i-downgrade. Hindi pwedeng palitan. Downgrade means pwedeng gumamit ng mas mura para makabawas ng gastos. Example, bahay. Baka pwedeng ibenta ang malaking bahay at lumipat sa mas maliit na bahay. Diba? Downgrade mo yon. Baka pwedeng ibenta ang bahay na maliit, kung maliit lang naman, at magrenta. So downgrade po yon kasi magkakaroon ka ng cash tapos magrenta ka. Yung sukli, pwede yung pambayad ng utang. Sabi niya ba, sir, wala na akong bayad. Okay na. Wala kang ang bahay, pero wala ka namang utang. Pag marami ka ng pera, bumili ka uli ng bahay. Sasakyan. Okay. Baka pwedeng ibenta ang sasakyan at bumili ng mas murang sasakyan. O baka sa lagay na kotse, motorsiklo na lang muna. Ipresentin ng downgrade. O wag munang bumili ng sariling sasakyan. Pwede mo Uber, Grab, o any public transport. Okay din na. Cellphone, ganun din po, computer and other gadgets. Baka pwedeng ibenta yung mamahalin mong gadget at dumili ng mumurahin o second hand na gadget at iba pa.
pag ginawa mo ito, mayroon pong sosobra. At ang lahat na matitipid o pagbibilihan nitong mga bagay nito ay dapat ibayad mo sa utang mo. Alam niyo po, sa totoo lang po, marami sa inyo ngayon ang may utang, pwede namang wala. Kung ibebenta lang po natin yung meron tayo ngayon para mabayaran ang ating utang. Ibigan, sana nakinig kang mabuti. Dahil sa totoo lang po, isa sa mga dahilan ba't po tayo nababawon sa utang, hindi natin alam ang ibig sabihin ng want at need. Kung alam lang po natin na pagkakaiba ng want at need, marami sana tayong hindi binili. At dahil hindi natin binili, hindi tayo nangutang. At dahil di tayo nangutang, maganda po sana ang buhay natin. Sana matuto na tayo sa ating pagkakamali. Ito pong sabi ni Henry Ford, huwag niyo kakalimutan, the only real mistake is the one from which we learn nothing. Sana po matuto na po tayo sa mga bagay na nangyari sa buhay natin. Kung nakatulong sa inyo ang mga nasabi ko, sana ipasa niyo naman sa iba. Like and share this post in Facebook or go to YouTube channel Degan Avelin Garcia for more inspirational and educational videos. Vic Garcia po, turo ko, pasa mo. Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay natuto kayo at may napulot kayo sa mga pinag-usapan natin sa araw na to. Laging tandaan, lahat po ng problema ay may solusyon. Ano man ang problema ang pinagdadaanan, may solusyon yan. Hanapin mo lang. At isang paraan po ay manood ng mga video sa YouTube. Maski po dito po sa aking YouTube channel, Vic and Avelin Garcia. Maraming salamat.